Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Ibinunyag ni Senator Aimee na isa sa isang press conference kamakailan na may iniindang sakit sa pag-iisip ang kanyang kapatid na si Presidente Kuting ng Norte. Ayon kay Senator Aimee, kinakailangan ni Kuting na gumamit na pinagbabawal na gamot na tinatawag na pulveron para lamang sa kanyang gamutan. Sa naturang press conference, emosyonal na naglahad si Senator Aimee ng kalagayan ni Presidente Kuting na aniyay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip. Sa gitna ng kanyang pahayag, binigyan din niya ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip at ang pangangailangan ng tamang gamot para rito. Hindi madali ang pinagdadaanan ni Kuting, wika ni Senator Aimee. Kaya't ako ay nananawagan ng pangunawa at suporta para sa kanya. Ang paggamit ng pulveron ay hindi dahil sa kagustuhan, hindi dahil sa pangangailangan. Samantala, ang pahayag na ito ni Senator Aimee ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga nagpahayag ng simpatya at suporta kay Presidente Kuting ng Norte, habang iba naman ay nag-aalala sa legalidad at kaligtasan ng paggamit ng nasabing gamot. Ilang grupo rin ang nanawagan ng masusing investigasyon ukol sa isyong ito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga kinaukulan ukol sa legalidad ng paggamit ng pulveron bilang gamot. Patuloy naman ang paggawa o panawagan ni Senator Aimee na magkaisang publiko sa pag-unawa sa kalusugan ni Presidente Kuting sa kanyang laban sa sakit sa pag-iisip. Ang isyong ito ay patuloy na sinusubaybayan at inaasahang magdudulot ng mas malalim na diskusyon ukol sa kalusugan ng pag-iisip at paggamit na pinagbabawal na gamot bilang panggamot. Para sa karagdagang impormasyon at mga detalye at mga update, manatiling nakatutok sa ating programa. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yun yung sinasabi ni Aimee, na yung balita niya, kung saan nakuha yon, hypersonic daw ang gagamitin. Why would the Chinese, or why would the source say na hypersonic? Galing naman nun, high level naman, sobra naman yung source niya. Hypersonic, ano siya? Nandun siya sa Central Committee, nandun siya sa think tank. Ano siya? Asawa ba ni President Xi yung source niyan? O naninaginip si President Xi bukas? Oh, meron nang katutok na 25 missiles, na 25 target. No, hypersonic gagamitin. Katulong ba nila yung ano, nagkukwento? Paano, how sure are you na hypersonic ang gagamitin? Oh, baka naman assumption. Okay, so ako, hindi ako naniniwala na sa dun sa target na yun. I would rather look at it na ano yung intention para ipakalat yung ganong kwento. O di syempre, para magpanik tayo. Well, now you got a senator, the sister of the president, saying this na 25 targets, eh, oh, Ilocos pa, tapos yun, dito pa. So that tayo, kabahan tayo. And anong sasabihin natin? No to war. Policy ng Amerikano. Policy niyang basis. Narrative ng China eh. Yun yung tingin ko eh. Because you do not tell out in the open, babanatan ko 25 targets. That will get you to think, sino yung target? Tayo ba? Etcetera. Disyempre, isipin mo, Edgar basis. Di ba? Tama. Yun yung pumasok sa utak nyo. Sino yung 25 targets? Paano yung mga EDCA sites? Sabi nga ni, kita mo si Aimee nga sinasabi, 17 EDCA sites, pinayagan kasi natin, blah, 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 blah. O di, para mawala yung target na yon, tanggalin mo yung target. Sabihan mo yung EDCA, umalis na kayo. Sino may gusto umalis yung Amerikano? Tayo ba? Tayo nga, Pilipinas nga naglagay niyan eh. China.
Kaya nga tingin ko narrative eh. Narrative. Okay, palagay natin totoo. O di inpakan tayo, 25. Anong gagawin natin? Ba, umalis kayo dyan. Oh, you see? Yeah. Isip na naman. Fear na naman. Kaya nga, sinabi nga ni Browner eh, huwag tayo nagpapaniwala sa mga unverified na information. Eh, hindi. Senator na yung nagsalita eh. Oo. Senator na yung salita, but that does not necessarily mean tama siya. Pwedeng nagagamit siya. At nagagamit yung intel community. At hindi ako naniniwala doon sa sinasabi niya na ang usapan ng China, air. Ha? Yung, hindi naman military si ano eh, si Amy. Hindi naman siya tactician, strategist. Hmm. Ang tingin ko nga eh, isang tanong ko eh, sa akin, oh, kung totoo yan, number one, alin yung mga target? Number two, ano yung payload? Ano yung ano, is it a... Kasi ang isang missile, marami siyang ano eh, warhead, no? May decoy, meron totoo. Lima hanggang sampo na warhead, no? Isa lang mga walo, mga ganun. So, meron totoo. Para pagkahinabol mo, yung decoy, sayang yung missile mo. Di ba? Pero no choice ka. Talagang upaka mo lahat yun eh. No? May lulusot at lulusot doon. Ngayon ang tanong nga, nuke ba yun o hindi? Yun yung isang tanong. Pangalawa, hindi nasasabihin ko yung hindi nuke yun. Kasi tingin ko, you don't just release missiles. Boom. And then, inimbita mo na mamissile ka. Mainland China. Tama ba? Mali. Maglitaw ka ng missile, oh, kanina pa ako nagsasalita, oh, litaw kang ganyan, may reaction time ito, superpower, lahat, Western allies, and yung squad, Japan, tapos sa Australia, sino ba yung mga kasama? Korea, Taiwan, Pilipinas pala. Eh, wala naman tayong missile eh. Yung Brahmos natin pinagmamalaki, ilan lang yun? Siyam lang yun eh. Oh. Siyam na tigatlo, o 27, tama ba yung ano ko? O tatlong battery na tigatlo. Tiganin. Ubus yun. Baka di, meron pang hindi sumindir yun, ano? So, pagka nagpaputok ang China, they are inviting disaster. 1.4 billion yung kanila. Mas malaki. Yung atin, 115 million. 1.4 billion. 115 million. Pagka sila nagpalusot ng missile, upa kanila yung mga target. Specific target. Sige, Malacanang na. Sige, JHQ, lahat ng kampo, Port Bonifacio, ano pa, kuryente, tubig. 17 na yon. So, yung bases na gusto na upakan, na sinasabi, sites, no? 17, to make 25, balo na lang. So, seat of government. Oh, alis na kayo dyan, BBM. Alis na kayo. Senate. Tsaka Congress, sana. Kasama. Oo, oh, kasi yung magde-declare na state of war, kung inupakan yan, wala na. Paano mag-declare na state of war? Magbobotohan, wala na magboboto na mag-gera, di ba? Senate, Congress. Oh, kuryente siguro. Telecommunications. Hindi. Kalokohan yan eh. Yung 25 na yung kalokohan yan. Kasi, magre-release ka, 25 na target. Ang Pilipinas may mutual defense treaty. Ba't mo sasabihin na meron ka ng 25 target? Di siya parang sinasabi mo, maganda na kay US ha, uupa ka namin Pilipinas. E di parang inibita mo yung lahat ng missile ng Amerika, 5,000. No? O sige, kalahati niya sa China. 2-5. Lahat yun, uulan sa China. What will happen to China? The US cannot even assume that it is, yung payload is TNT. They cannot assume. They will have to trust their judgment na nuclear ang nirelease. Hindi pa alam kung saan po tatama yan eh. Magde-decide na o rihintayin niya dito. Tutok-tok para malaman yung target. Eh, lumipad galing sa China. Yan na, 25. Simula na to. Mag-scramble ang US.
Nakaanda na lahat, nakatutok lahat yan. Lahat may, sang asap na nga, lahat may naka-specific target na yan. Lahat ng military bases sa China, kuryente, tubig, etc., lahat ng infra. Isang missile strike, ICBM strike, dun sa dam ng China will render the whole maraming provinces baha. Sipin mo yung volume ng water na yun naka do sa ano yun, Three Gorges na dam nila. Yangtze ba yun? Oh, lahat yun. Pag isang sapog lang, direct hit doon, mag-iba yun, ay, oh, daming mamatay doon. May gusto ba ng China yun? Gusto ba niya yun? Pagka maraming namatay doon, right away, sila mismo, gustong i-overthrow ang government. All 1.4 billion. Siguro, give it 1 billion na lang. Yung 400 million, loyal kay ano, presidency. Loyal sa Communist Party. Pero 1 billion people wanting to replace the government. Kasi tarantado kayo. Nagkagera, ayaw namin ng gera rin. Hindi lang kayo nagsasalita ng ayaw namin ng gera. Hindi lang kayo. Pati yung ibang Chinese doon. Eh, oriental lahat tayo eh. Peace-loving tayo lahat eh. Ano, so, gusto ba ng China na upakan siya ng Amerika at lahat ng allies na nakatutok sa kanya? Ano sabihin? Tulong mo ko, Russia, tulungan mo. Hindi rin. Nakatutok din yung ibang missile ng Amerika at ng NATO sa Russia. Eh, sasabihin ng Russia, hindi ako kasali dyan. Tato ko yan, hindi ako kasali yan. Hindi, ano nila yan? Gulo nila yan, hindi ako sasali dyan. Ayaw ng Russia, marunong ang Russia. Marunong si Putin. So, I think the intention of that kwento, AFP, I think the intention of that kwento is, tsaka Intel community, Malacanang, is to create fear among Filipinos so that we will all clamor to remove the Americans because it's the magnet ng mga missile nato. Kaya nagiging target kasi nandiyan na Amerikano. Tanggalin mo yung Amerikano, mawala yung 25 na target. How sure are you? Yun yung tanong. So ako, tulugan nyo lang yan. Wala yan. Hintayin natin. But, meron akong ano. Kasi, mangyari man yan, wala tayong magagawa. Kasi, isinubo tayo. Nandiyan na nga tayo. May mga tanong. Sino nagtanong sa akin? Sir, wala na ba tayong magagawa? As far as I remember the question. Wala na ba tayong magagawa na pigilan tong gera na to? Nakasang oras na ako nun. Tuli naman ah. Alas 12 na. Grabe ah. Sir, wala bang grupo? Sabi ni Julieta Fell-Lestacio. Julieta Fell Estacio, maraming salamat sa tanong mo. Nanalo ka ng... Thank you sa tanong mo ha. Wala bang grupo na makakausap siguro, no? Na huwag matuloy ang giyera? After the fact ba po ang mga planong giyera na ito? After the fact lang ba ang FGF? Sinabi ko na sa inyo, wala ako sa posisyon. Ang magagawa ko lang bilang isang retarded na citizen is paghandaan ito. And thinking aloud, kaming mga dating men in uniform at yung mga naniniwalang mga civilian, pagdepensa natin yung pamilya natin. Naniniwala kami doon. No? Ngayon yung ayaw maniwala, eh di huwag kayo maniwala. Hindi naman kayo pipilitin. Bahala kayo. Di ba? Now, yung tanong mo, Julieta, tama ba? Julieta? No. Ang tanong mo ay very valid. Meron, sinabi ko na kanina sa umpisa, yung National Security Council should come out with, they should first meet and then come out with options, no? The situation talaga, anong situation, so that the commander, si Bongbong, will be able to make the right decision.
Of course, ito, nandyan yung ibang utak. As I said, so mapag-usapan ano yung options natin. One, obvious naman eh. One, go to war. Two, pag-usapan. Three, de-escalate. Ganun ba? Four, upahan na lang, rentahan nyo na lang. Wala nang gera, oh, di ba? But we have to come out with a common ground, no, na ang iniiwasan yung gera. Kasi yung narrative ng China, ayaw rin niya ng gera. Ayaw niya ng gera. Kitang, hindi niyo mo nakikita yon. Ayaw niya ng gera. Takot na takot siya sa gera. Kasi by announcing that meron 25 targets, ang kinikreate niyang scenario, ang gusto niyang resultant effect, matakot tayong lahat. So that we will all gang up on the Americans, umalis kayo rito! And then neutral na lang kami. And then usap tayo sa China. That's what they are trying to do. Kaya huwag kayong matatakot. Loko-loko talaga yung mga yan eh. Eh kung magpapatakot tayo, eh di huwag. Eh sige, matakot kayo, hanggang gusto niyo, matakot na kayo. Sige, totoo yan! Totoo yan, may ano na, o lahat ng nasa kampo, ano, doon kayo nakatira, alis na kayo. Oh, gera na. You see, Dick, you will be a victim of your own fear. Na hindi naman dapat. No? Pati yung presidential sister, nag-rumor monger. May biktima rin to, makuryente rin, no? Makuryente rin. I don't know, sorry, Amy, pero kung confirmed yan, something's wrong. Sabi ko nga, you do not, if you're the one ng source niyan, why will you announce you have 25 targets? O yung, sino man yung kumuha ng information na yon para ikalat sa'yo, Amy, at sa sambayan ng Pilipino, pipikapin ng mga vlogger na yan eh. Bakit sasabihin mo may 25 target and then hypersonic missile pa? Bakit sasabihin mo hypersonic ang gagamitin mo? Eh, alas mo yun eh. Alas mo. Kung totoong ang dami nilang hypersonic missile. Bakit mo sasayangin yung hypersonic mo na limited sa 25 target sa Pilipinas? Dapat, gamitin mo yung hypersonic mo if you have the range 3,000, 4,000 miles away. Gamitin mo sa Pentagon, sa White House, the seat of power, talaga. Yun ang upakan mo. Yung infrastructure ng Amerika. Yung aircraft carriers niya na nakakatakot pagka hindi mo yan naupakan, yari ka. Because of the power that it will project. And it can erase the whole mainland China. Imagine, apat na carrier na magtrabaho dyan na nakaposisyon ngayon, apat lang yan, ay wala na. So why would you announce 25 targets na hypersonic ang gagamitin nyo? Di ba? Kinakalkula. Kalkulado yung impormasyon. Mag-invite ka ng preparation. Pero hindi, mas matimbang yung magpe-prepare yung Amerika, no? Pagka naglagay dyan ng Amerika, eh may usapan nga sila, di ba doble kara yung Amerikano? Hinahanda tayo, pero nakikipag-usap doon sa China, trade lang tayo, ha? Walang atake-atake, ha? Trade lang tayo. Yung gulo nyo sa Pilipinas, inyo lang yan. Hindi kami makikialam dyan, kunwari lang kami. Basta huwag kayong gagamit ng ng armed attack. Ayun. Gamit ko yung palakol, pwede. Hindi kami makikalam doon. Aksidente yung natanggalan ng daliri. Aksidente yon. Niram nila eh, no? Sumampe. Pag-ram na ganyan, sumampang ganun eh. Nakahawak doon sa railing yung tao. I doubt. So, huwag kayo natatakot. Hindi pa. Okay, yung mga masyadong marunong. Sige, matakot kayo. Matakot kayo kung gusto nyo. Ano yung gagawin natin? Ano ang gawin natin? Wala na. Dami naman nun, message. Anong gagawin natin? Wala. Wala tayong gagawin. Pipigilin yung missile? Kuha ka ng salakot. Kuha ka ng sasaluhin natin. Wala tayong magawa. Kaya nga, imbis na fear, do something constructive. Sali kayo FGF, prepare na lang tayo.
na how to defend our families. Ah. Yung sinasabi ni Amy na ear, that's part of it. Never na you will have the intent na imimisil mo isang bansa. Napakaano yun, ha? Napakamali nung information, eh. Never na, never ka magkaroon ng intent na to do harm sa isang bansa, tapos air lang. Hindi, doesn't work that way. Tatapusin mo yun. You will see through it. See what I mean? Huh? You will see through it. Pagka ganun 25 target, tignan ninyo, kung totoo, kung totoo, 25 targets, hypersonic missiles, will eliminate the most important targets that can retaliate against China. From the point of view lang ng Pilipinas. Nandun pa yung Amerika, mainland. Sinasabi ko sa inyo, ang target, Amerika. Bago tayo. Mainland. Yung seat of power. Because that is in itself will rally all the other countries who are thinking of aligning with China. All these other countries sa South Africa, sa South America, and all the other rogue countries will align with China if China succeeds, or even Korea, to eliminate the White House and the Pentagon, yung seat ng power. Because that in itself is a statement. Oh, yeah, wala na ang Amerika. Timbog na sila, oh. Oh. Why would China launch 25 missiles? Hypersonic? I doubt. So, sige, totoo. Kung totoo, assume natin na totoo, nag-launch ng 25. Ano pa resistance ng Pilipinas? Hypersonic ang ginamit. Hindi masalo. Sabi, yung Amerika, hindi namin kaya. Why would Amerika, kung sino man yung source na yan, hindi ko natalaki kanina, why would that person, high level siya, would say to someone na ikakalat yung balita kay Amy and to the bloggers na we cannot stop hypersonic missiles. Di ba kagaguhan yun? That will encourage the enemy, China, na gamitin yung hypersonic. Ah, ganun pa. Eh, di nyo kaya. Kasi now, tinatalakay ko na sa inyo, sinasabi natin yung kay Amy, nasabi ng Amerikano, hindi, pagka-hyper, di namin kaya. Oh, and that will encourage. Ayan na, sinasabi ko, kikinig ko niya rin chik ngayon. Oh, America cannot stop your hypersonic missiles. O, di sasabihin ng China. Oh, they cannot. So we launch tomorrow. We launch tomorrow. They cannot stop our hypersonic missiles, sabi Amerikano eh. Why would America say that? Isipin nyo, something's wrong. Why would America say that? Ang sasabihin ng Amerika dapat nga is, eh, kahit hypersonic missile yan, wala, yan. Baka sila makatikim ng hypersonic namin. Eh, yung hypersonic na yan, ililaser lang namin yan. Ah, nakita niyo Star Wars? Laser, ganun. Na-develop na namin. Uy, takot yung China. Oh, lahat, kahit ipukol nyo lahat ng missile ninyo, ipukol nyo lahat yan, pipigilin namin yan. Ganun ang dapat salita ng Amerika. Yung bluff nila. Or kung katotohanan yon. Either way, kabahan yung China ng simulan. Military men will not say, nandi namin kayang saluhin. Kaya nga, civilian nagsalita niyan eh. Civilian ang ano. And then, sabi ko nga eh, assuming na pinakawalan yung hypersonic missile na sabugan yung 25 na targets, sino pa ang magre-repel sa China? Why would China let go of that opportunity na sakupin tayo totally? Eh, wala nang resistance. Patay na lahat. GSQ, wala nang AFP. Timbog sila Browner. Timbog lahat ng Major Service Commander. Bonifacio, wala na. Oh, wala nang Congress. Wala nang Malacanang. Wala na.
in shambles na. Uy, FGF na lang nandyan. Kaya suporta kayo sa FGF. FGF na lang, kami na lang. Ano namang gamitan ako ng isang missile ng mga hinayupak na yan? Wala, hindi ako tatablan yan. So, yung isang, ano, wala na. Kaya nga sabi ko kay General, Sir, number 3, tingin ko yan kung totoo yan, Sir. Mas kailangan tayo. Yari tayo, may encuentro tayo kagad. Kasi, ang susunod dyan, Sir, invasion. Binanatan yung lahat ng EDSA sites. I-assume. Binanatan lahat ng EDSA sites, GSQ, seat of power, command and control, communication, saka yung kuryente natin, etc. Para lang, alam nyo bakit ganon? To break down the will to fight. Eh wala, talo na, hindi mangyayari yun sa FGF. Lalakas pa ang will to fight ng FGF kasi activated kami. Oh, di ba? Kaya kayo, join na, join. Voluntary. So, tsaka support kayo. Kahit manood lang kayo, laking bagay. Kabilang channel, Filipino Guerrilla Forces TV. So, ang susunod dyan, invasion. Ang nakikita ko doon is from different site. Merong dito sa kung nasaan yung mga pogo, kung nasaan yung may mga activity in check. Sa Cagayan, sigurado pasok doon. Sigurado na yun. Baka somewhere sa Cavite, somewhere dito sa ilalim, doon sa mga dito sa gilid, Bicol side. Kaya nila eh, meron silang naving malaki eh. Susunod dyan, invasion. Why? Because when you eliminate the resistance, susunod is you conquer the land. You conquer the people. And then you declare it as your war booty, as your reward. Inyo na ang Pilipinas. Atin na to. Incheck ng Pilipinas. Incheck ng Pilipinas. So yun, tayo ng flag na incheck. At hindi na nila bibitawan yan. Because that will ensure yung claim nilang 9-10 line, itong Pilipinas. Then, eventually yung Taiwan will surrender. I-annex na lang nila yan eh. Without a fight. Yari Amerikano, kung mangyari yung mga ganun-ganun. But they will invade us. Hindi tama yung sinasabi na walang invasion. Na sinasabi air lang. No. There's always a confrontation sa ground. No, always yon. Okay, so I doubt. Pero considering all na what was discussed and what was said by Aimee, all the more na nagiging appropriate, tama ang FGF. Number one, do you honestly feel the armed forces or the government of the republic can defend us? Yon. Do you honestly feel safe that the armed forces of the Philippines can defend every barangay? Di ba? Meron akong gusto sabihin eh. Hindi, Okay. So, hindi. Ang sagot doon, hindi. Paano tayo paprotect? Kaya nga, we take it upon ourselves to organize ourselves. Isang tingting, madaling matalo. Sa buong walis tingting, mahirap baliin. Yun lang yun. Yun yung konsepto natin. So, kahit ano man mangyari, nandyan lang ang FGF. And I'm so happy na kahit papano nasimulan yan. Kasi kung meron man talaga mangyari, kahit papano, meron na tayong mga FGF sa iba nating probinsya, sa ibang barangay, sa ibang munisipyo. Yung ibang LGU, supportive. Yung ibang LGU, supportive. Pero yung iba, malang pakialam. So, it's up to you. Kung nakadidinig nyo ako sa area ninyo, feel nyo na ang tanong na lang dapat nyong sagutin eh.
kaya ba akong depensahan ng gobyerno natin, ng armed forces natin, kung sakaling mangyari yung gera? Kung piliin nila yung tatahakin nila yung daan papuntang gera? Wala tayong magawa eh. Kahit anong sigaw ninyo, kahit anong sabihin nyo. Eh, gusto nyo pumunta sa kalsada? Labas sa kalsada. Sige, lahat. Sara Duterte. Gusto ba ni Sara maging presidente? Tanungin nyo siya. At kung sakasakaling siya ang maging presidente at naiupo ng taong bayan sa isang malaking people power on record sa history ng Pilipinas, milyon-milyon na tao, 10 million, 20 million, o 5 million, mas marami ng EDSA 1 and 2, at nag-withdraw ng support yung AFP, at natanggal si BBM, are you sure? Hindi na magkakagera? Are you sure? Kami, either or, kay Bongbong yan, kay Sara yan, or after Sara, eh meron pa, kunyari si Tulpo o si Robin o kung sino man mag-aambisyon dyan, ayaw namin na matameme tayo. Kaya nandyan yung FGF. We're only buying for time. Kung kunyaring tumuloy si BBM, nandyan na kami, nagsisimula kami. Pero sakaling tinanggal si BBM, nandyan si BP Sara. And then nagawa ng paraan ni BP Sara na kausapin yung incheck at naglaylo yung incheck. Oh, sige, under pa rin kami, nandyan pa rin kami. Mas lumalakas, mas nag-o-organize. Hindi man kami papayag na ipatigil. Ano ba kami papatigil? You cite the specific law para ipatigil kami. Na nasa constitution natin, kaya yun din i-discuss ko sa kabila eh, nasa constitution lahat na tama yung ginagawa natin ng ano, FGF. Okay, so hindi tayo sigurado eh. That's why we are one step ahead. May mangyaring hindi tama na kunyari nagkaroon ng gera, nandyan yung FGF na that will be the hope of the Filipino family. Wala mang gera, nandyan pa rin yung FGF para tumulong sa mga sakuna. O di ba? And it's all voluntary. Ang konsepto ng FGF is bayanihan, sabi ko nga, bayanihan at saka voluntary. We're giving, lahat na sumali, we're giving a bit of our time, our energy, our effort, and a bit of our resources. And if need be, a bit, a drop of our blood or a pint of our blood. So yun yung konsepto ng FGF. Just to protect ourselves, our families, and our communities. Kung dumating tayo doon. Ang beauty is kung lahat ng tao sa barangay, ganyan ang isip, kayo, kung kayo, ganyan ang isip nyo, at 30 man lang meron sa barangay, that's 1.2 million already all over the country. And bawat barangay, merong dedepensa. Hindi man makaya ng armed forces, kahit magtawag siya ng mga reservists, all 40 million, eh tayo, 1 million. Maray patatawagin yung armed forces kung hindi siya kasama doon sa 25 target. Pero tama yung ano, isipin, tama yung isipin na kung ikaw tatarget ka, upakan mo yung resistance. Saan ba may resistance? EDCA. No? Government. Malacanang. Seat of government. Malacanang, Senate, Congress. AFP. Ilan na yon? Apat pa lang yon. So, kampo ng GHQ at saka Port Bonifacio, yari na. Navy. Air Force, oh. 25 targets, kung totoo yun. And then, all of a sudden, kung isang pindot ng missile, kung totoo yan, we find ourselves with no government, no command and control, no AFP, in shambles. So, yung ibang AFP, sali kayong FGF. Kayong mga matitira dyan sa marami pa tayo, 115 million tayo, 119 million tayo. Marami tayo. And then, kung sumunod yung invasion, sige, nagpasabog sila, ano susunod? Wala na. Papasok sila dito. Dami nating resources. Pasok sila dito. Kasi magtatayo sila dyan sa, sa West Philippine Sea, dun sa Mindanao. Yung malaban lang sa Mindanao.
laban langis doon sa may Visayas area. Eh, isa-survey nila yan buong Pilipinas. I-harvestin nila lahat ng tanim natin. O sila magtatanim. Hindi, sila mag-uutos, tayo yung mga alipin. Tapos, harvestin nila yung tubig natin, dadali nila lahat doon sa China. Kung hindi kayo, bebenta nila. May technology man sila eh. So, yun yung ano. Okay. Dahil ko na sinabi. So, maraming salamat. Raymundo Osonido, Mundo Watching Province of Cebu. Maraming salamat. Ano? Raymundo, Jennifer Garcia, nakasubscribe po kami sa Pinoy Survivor at FGF, pati po sa mga ads para po makatulong. Maraming salamat, Jennifer Garcia. Maraming salamat. Nakabili na ako ng ano, ng prototype na bino eh, no, sinubukan ko. Tapos so ine-evaluate ko eh. Pero ang sabi ko nga eh, mas maganda yung mga squad, mag-chip in na kayo. Anyway, this is all voluntary. Chip in kayo, kunyari yung bino 500, 600, maganda yung 1,000 plus, 1,000. Chip in kayo, then may bino na yung squad ninyo. Oh, isa lang naman kailangan nyo eh, sa bawat squad, isa lang. Para meron kayong kita-kitang gano'n. Malayo, tignan nyo. Op. May nakita kayong in-check. Op. Pogo. Observe. Mang ganun ba? O kaya drone. Magkano ng drone? Meron ng 2,000, may 3,000. O, de drone kunin nyo. Ang problema kasi sa drone, nakikita eh. At yung bino, nakatago ka. So, pwedeng boat. And then, isang sniper scope o dalawa, kung ilan yung gusto nyo. Pakonti-konti lang. No? Ngayon, kung meron sa inyo na one time, big time, meron siyang 5,000, kunin nyo na. And then, tsaka kayo magbayad sa kanya. You strengthen your squad. Why? Because it is your family. It is your neighbor, your kaibigan, your kamag-anak. Isang squad kayo. Lakasan nyo. And then you start getting your LTOP. License to own. Para meron kayo mga pistol. O di, ano masama ron? Wala. Wala masama ron. It becomes a crime kung kunwaring pinag-usapan yung itapple down ang gobyerno. Hindi naman natin gagawin yun. Wala nga tayong pakialam sa politika eh. It becomes a crime kung yung mga barel gagamitin nyo na mang-hold up kayo, manakot, mantutok, mga ganon. Pumatay, it becomes a crime. Wala pang declaration ng gera. We will only activate ourselves kahit organized na tayo eh. Nandyan lang tayo. Waiting. No, waiting. Oh. Tapos nun, pagka nagkaroon ng state of war, okay, tinuloy yung 725 target na yan, we activate ourselves. Yun na yun. Okay, so, Dokil. Ano ka, Dokil? Hindi na kita babasahin. Maraming salamat, Jennifer. Bartolome Jr. Kedim. Good evening, Cap Dado. Watch from Ayase, Tokyo, Japan. Watching from. Thank you, Bartolome Jr. Thank you. Hello, Tokyo, Japan. Atila. Sir Preppers at FGF, magandang combination. Yes. Sinasabi ko yun. Kung nakikita niyo Pinoy Survivor, di ba? Matikas challenge. Naka 79 weeks na ako. Malapit na ako sa 83 weeks, no? 83 weeks. Class 83, PMA kasi ko. So, 83 weeks. And that 83 weeks will give me around 3 years na pagkain. 3 years kami, pamilya. 3 years. Imagine that. And then it becomes a habit na. Kasi lagi, every week, bili-bili. Minsan 500, minsan 1,000, minsan 2,000, ganun. Kung ano meron. Delata. Well, ayoko magtanim na eh. Tamad na ako eh. Pero subukan ko rin mag-ano. Nagpapausbong na ang kamote. Bumili ko ng mga puting kamote. Favorite ko yun. Tapos noon, kinulob ko. Para mag-usbong. Tapos noon, itatanim ko sa sako. Titingnan ko na. And then, kukunan ko ng video. Ano pa? Yun yung ano. Eh kung ano, ang Buklaw, gawa ko ng patrol base kasi doon para bablog ko yon. So, organize muna kayo. Organize lang kayo. Yun yung mahalaga. Huwag nyo isipin yung iba eh. Isipin yung pamilya nyo. No?
Kung may mga talangka, pabayaan nyo sila. Kung may mga negative, pabayaan nyo sila. Because tayo, ang priority, ang order sa FGF, na, is we protect our own families. We protect our own families. Because, kaya nga natin tinatatag to, to protect our families. Diba? So, yung mga hindi naniniwala, hindi, ba't kami mag, bakit namin isasapala rin yung buhay namin, kami, para sa inyong tinatawanan nyo kami ngayon. Oh, hindi kami ganun. Priority yung pamilya namin. Because we are taking positive steps how to make sure that our families will survive. Eh kung pinong ba tayo, okay lang, let's see each other sa langit. Eh kung hindi, kung nabuhay tayo, paano? So yun yung ano, kwento, no? So maraming salamat. Kayong mga nasa abroad, you just support by watching the channel, by being a member of the Filipino Guerrilla Forces TV. Mag-join kayo, membership, 5 level yon. O kaya during live, nag-ano kayo. Because it all goes to the funding ng na Filipino Guerrilla Forces. No matter how small, malaking bagay. Kesa sa manghingi kami kung kaninong negosyante. And then, sasabihin ng negosyante, hindi, protektaw niyo aming, asset, yung building namin. Ba't paprotektaw niyo yung building mo? Priority, pamilya natin. So, na kaming utang na loob sa kung kanino man, kesa politika. Ang utang na loob natin ay sa inyong mga nagsusuporta. Endorse nyo lang yung pamilya nyo sa amin. Di ba? So, ayun. Eh, yung mga troll na tumatawa, yung mga nambabara, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Kasi talagang paprotektahan lang namin yung kilala namin. Kilala namin na FGF, na pamilya, at yung mga supporter ng FGF. Wala kaming pakialam doon sa mga troll. Malaki sa buhay nyo. Kung kayo, yun lang, babala. Pagka kayo naging makapili, yari kayo. Yari kayo. Okay. Mark Daniel Romero. Good evening, sir. Bakit ganun yung mga plebo sa US Air Force Academy nakakapag-vlog tapos third class pa lang may flying hours na? Dito pag bisbaraks kung di ka malasin, masi-masi ka, teka. Iba rin kultura sa kanila eh. Masyado tayong yung Jurassic tayo eh. Sa kanila kasi iniisip, it's not really yung bugbugin ka, yung ganon. It's really hasain yung yung how you will perform. No? Character building sa kanila. Sa atin, physical eh. Physical, hazing, bugbugin kang ganyan. Trip-trip pa. Hindi pa Pero ngayon, tinanggal na hazing sa academy. So, bakit mo pipigilan na yung tao? Gamit ng mga gadget? Pwede naman. Ewan ko, depende sa outlook talaga yan. Depende. Na yung nagbabago yung doctrine over time eh. No? And yung mga pagbabago, pinag-isipan yun na mas positive. Example, dati-dati, ang training, naka-combat boots. Combat boots yung, yung road run. After so many years of testing, nakita nila, medical findings nila, naka-apekto sa mga, sa mga tissues ng tuhod, yung combat boots, yung impact, no? Kaya ngayon, nirequire pa nila na running shoes pa. Hindi na combat boots ang gamitin. Sisira kasi yung and then long-term effect sa tao. Kaya tingnan yung mga sundalo natin. Bumibigay yung mga tuhod. Pagka tanda nila. Bumibigay yung mga ankle, tsaka yung mga tuhod. Tsaka yung dito sa kasi masyadong na kumbaga sa gulong sa sasakyan o ka shock absorber, madaling bumigay. Kasi lagi mong dinadaan sa baku-baku. Ngayon, kung laging combat boots ang gamit mo, pati sa road run na pwede naman running shoes, bibigay ka agad yung tuhod mo over time. Pagdating mo ng 40-50, visible na yun. No? Yung bigla na lang mawawala, yung biglang masakit. Anyway,
So nagbabago yung doktrina over time and for the better. Okay, Attila. Attila, politics, religion sets the world on fire, sir. O nga eh. Rodeto Cornelio, paano Sir Dado, paano panay concert sa palasyo? O nga eh. Oh, nakita niyo yung kay Martin Rivera, no? No. Sabi ko nga eh, nung pinapanood ko yung kay Martin, na kinantaan pa si First Lady, yan, tawa-tawa pa si BBM. How can you clap-clap like that, ganun-ganun, wave-wave-wave ka pang ganun? How can you do that? When the Filipinos are suffering, dapat ang standard sa presidente natin, Bipisara, no? Dapat ang standard sa presidente, not a day will go by na hindi ka man lang nakikain sa ibang tao, sa ibang pamilya, at hindi ka ano, because that's what I will do eh, no? Ginagastos ninyo pera ng taong bayan, pasasa ka, party ka, maganda yung pagkain mo, nakakakonsensya. Kasi may mga pagkain na hindi matitikman niya ng ibang Pilipino. And dapat, ang iniisip mo, paano makakakain yung Pilipino ng ganyan, nakagayang nakahatag sa iyo, na pera naman ng taong bayan. And it would be nice to see a president and other officials ng government, lalo na yung mga institutions, kaya DA, kain ka sa pagkainan ng mga farmer. Di ba? Kain ka. Kung kamote lang kinakain nila, putragis, dapat maramdaman mo yun. Kung ang ulam nila ay asin lang o bagoong kanin, putragis, yun ang kainin nyo. Maramdaman nyo yun. And habang ningunguyaming kinakain ng ibang Pilipino na may hirap, naisip mo, putay na, dapat maiahong ko itong mga to. May effect eh, may impact eh. Kaya kayong mga opisyal sa gobyerno, tarantado kayo, mga akala ninyo, ang gagaling ninyo. Hindi kayo magaling. Mga senador, congressman. I would rather na maramdaman ninyo eh, you cannot relax and enjoy. Tapos makikita ng ibang tao. How can you do things like that? Kung kunyaring, hindi nyo na alam kung ano yung ano ng taong bayan eh. Yung hirap ba? Pero kung doon ka matutulog sa tabi nila. Ginagawa nyo ba yon? Tanong nyo kay Roldan. Ako, doon ako natutulog sa mga bata. Doon sa kanila eh. Maririnig mo kung may maingay, kung may umiiyak, magising ka rin. O kaya yung may tumutulog doon sa bubong, papatakang ka. Maranasan mo lahat yon, na-appreciate mo. Hindi ka makademand ng malaki doon sa tao eh. Hindi ka makaano sa mga... You have to do something to alleviate yung struggle nila, yung sufferings nila. And you are in a position to do so. You are in the legislative. You are in the executive. Yung standard nyo mali. Magaling lang kayo sa eleksyon. Pero pagdating sa... Mami, kita kayo. Pagdating sa... Ano? Sa ano? Wala eh. Actual. Wala na. Nakakalimutan na. Okay. Hello po sir, I'm a DDS supporter and TY po sa inyong programa na tulungan ang mga kababayan natin just in case na magkaroon ng gulo po dyan. Salamat po sir, watching here in San Francisco, California. Hello Elms, hello California. Oo, in as much as gusto ko sanang mag-ano ng posisyon ko, hindi pwede eh. No, hindi pwede. Kasi nga, tinanggap ko yung pagkasupremo at ang sinabi ko ay neutral lang tayo para walang kulay ng grupo. Ang kulay lang ng grupo is red, white, and blue. Yun, flag, taong bayan. Pero hindi specifically high polluting na yung Pilipinas, hindi.
Sabi sa konstitusyon natin, ang pinakamahalaga ay ang pamilyang Pilipino. Hinahanap ko kanina eh. Sa kabila ko na lang i-discuss. Ang hinahanap, ang pinakamahalaga ay ang pamilyang Pilipino. And the state, ang Estado, ay gagawin ang lahat para maprotektahan ang pamilyang Pilipino. Anong ginagawa ng FGF? Tinutulungan ang Estado. Kasi sa tingin natin, hindi nyo naman magagarantiya, mga opisyal, AFP, PNP, government, national government, hindi nyo magagarantiya. Kaya yung mga barangay na babara sa inyo, na gustong magtayo kayo ng FGF at babarahin kayo, sabihin nyo yung konstitusyon. Hindi nyo kayang igarantiya. I-blatter natin. Ikaw, kapitan, o lahat kayo, witness sa konseho. I-blatter natin, o ikaw, mayor, witness ka. Na poprotektahin mo yung pamilya namin. Black and white natin, kukunan ko pa para may ebidensya ako. Pagkatapos ito, dedemando ko kayo. Pag kami namatay sa pamilya ko, pagka nag-iba yung bahay ko, idedemanda ko kayo. To the last centavo, wala kayong maiuwi. Brief nyo, wala. Uubusin ko yung pera nyo. Kasi, ang yabang ninyo, tatakutin nyo pa kami. Ang gusto namin, idepensahan yung pamilya namin. Consistent sa Constitution. Ayan yung bisyo natin na FGF. We are consistent with the Constitution. Lahat ng binabasa ko, habang binabasa ko yung Constitution natin, nagagalit ako. Violate sila ng violate . At yung ginagawa natin, sangayon sa Constitution. Kaya, huwag kayong matatakot sa mga nananakot. Mga walang alam yung mga yan. No? Para maganda dyan, sige, demanda nyo ako. Blatter tayo. Demandahan tayo. Demanda nyo ako. Sige. Ma-acquit kayo, sigurado. Sabi ko sa inyo, it becomes a crime when you try to bring down government. When you rebel against the government, naging ano kayo, nagse-sedition kayo. Pero tayo, it is not a crime. It is consistent with the Constitution. Because all we want is stated there in the preamble and in the other declaration of policies. We renounce war as an instrument of foreign policy. We adhere to amity with all the nations. The family is the most important. Ek-ek. Grabe ng bansa natin. And here we are, sinasabi natin, neutral tayo. Lahat tayong pakialam sa politika, magpatayan kayo kung gusto ninyo. Ayaw namin ng gera, pero naghahanda kami para sa gera, para depensa namin ang aming pamilya. All in line with the Constitution. Kaya ang babara sa inyo, sagutin ninyo. Sagutin nyo. Basahin nyo lahat yung Constitution. Makita nyo, nandoon lahat yung ating legality. No? Lahat ng batas nang gagaling sa Constitution. Pakinggan nyo yung FGF na channel. Sinasabi ko nga doon . Marunong pa kayo sa amin. Sino ba nag-approve ng Constitution? Yung unang paragraph sa preamble nga at yung last sentence. We do ordain and promulgate this Constitution. Imagine that. Do ordain and binabasbasa natin Philippines. We the sovereign Filipino people. Tayo yun. Binigyan natin ng buhay yung Constitution. Nandun lahat, generic. Parang gamot nga, paracetamol, antibiotic, lahat-lahat . Pain reliever nga. O, nandun lahat, generic. Sinabi sa sabihin ko na nga rin dito. Dadalawang oras na naman ako. Tapusin ko. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Ang mas mataas sa atin na kinikilala natin, Almighty God. We the sovereign Filipino people, Almighty God. Di ba? Mingi tayo ng guidance sa Diyos. Okay. In order to establish, to build a just and humane society. Sa tingin nyo ba, just yung society natin ngayon? Humane yung society natin ngayon?
and establish a government that shall embody our ideals. Ideals ba natin yung nakawan ngayon sa gobyerno? Ideals ba natin yung walang resibo? Accounting by certification? Yung ba yung ideals natin? Eh, gago pala sila eh. Oh. They are all violating the Constitution. Tapos nun, promote the common good. Ano ba yung common good? Magkanong bigas? Conserve and develop our patrimony. Eh, bakit pasyal-pasyal? Ilang bansa puntahan? And secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. Eh, bakit tayo gegera sa China? And democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this constitution. Ladies and gentlemen, our government mismo is violating the constitution. Kaya huwag kayong mananakot, mga government officials. May kalalagyan kayo. Kami ang nagbasbas sa konstitusyon. Nagbigay ng buhay, nagbigay ng hininga sa konstitusyon. Yung ginagawa namin ngayon, hindi kami lumalabas sa gobyerno. Yung FGF, no? Tinutulungan namin ang gobyerno. Ayaw namin sa inyo, binabayad yung konstitusyon. Tinutulungan namin ang pamilya namin. Okay. Article 15 of the Constitution. Sinasabi, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Do you think it's total development na magkagutay-gutay ang pamilya, mamatayan, ma-rape yung mga anak, ma-rape yung asawa, bayonetahin tayo? Do you think na development ay yung sakupin tayo ng ibang bansa? No? Na yung interest natin for peace na nandun sa preamble, equality, etc., ek-ek na yan. Hindi yung sinasabi sa amin kung ano yung nangyayari. At ito kami ngayon, meron pang matitinig na Amy Marcos na nagbabalita na 25 target hypersonic missile, by air lot yan, ganun-ganun. Mario Josepo. And where is the state? Hindi pinapaliwanag. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. What is FGF trying to do? Exactly. We recognize our families. Naprotektahan namin yun because yun ang pinakamahalaga. The foundation of our nation. Sinong babara sa atin? Diba? Kaya nga, all these people na maro, na maganyan-ganyan, may kalalagyan kayo. Basta kayo, tuloy-tuloy lang kayo mag-organize. We are neutral. Wala tayong pakalam sa politika. Mga DDS, mag-strike kayo kung gusto niyo, mag-rally kayo kung gusto niyo, palitan niyo yung presidente kung gusto niyo. Kami, hindi kami sasama. Because ayaw namin magkakulay. Because we're doing something na in preparation for something na would ensure yung pamilya namin ay hindi mawawala sa landas, ay mape-preserve, hindi malagay sa kapahamakan. Ganun lang. At may pagkukulang kasi ng gobyerno. And hindi ako sigurado na kahit magpalit ng leadership, matutupad ito. Kasi ganun yung mga politika eh. Tulong-tulong yan, patanggalin yung isa, people power, kaya nangyari na EDSA 1, nangyari EDSA 2. Inayos ba? Hindi. Nagkaloko-loko lalo, kanya-kanya nakawan, kanya-kanyang Kaya ganyan tayo hanggang ngayon. We have a weak armed forces. We cannot defend the country. Our value system is questionable. Yung morals natin, yung moral fiber natin, yung priorities natin. Okay pa mag-TikTok, okay pa mag-Facebooking.
Yeah, something's wrong. Dokil, wag kang ano ato. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.